Okay, bismillah, alhamdulillah, assalatu salam ala rasulullah, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israhli sadri wa yasarli amri wa hlul uqdatan min lisani yafkahu kawli. So, alhamdulillah, una-una sa lahat, pasalamatan natin ang nag-iisang Diyos na si Allah na binigyan tayo ng opportunity na tayo, nandito tayo para pag-aralan natin kung paano ang tamang paghihikayat. Okay, ang tamang pag-convey ng mensahe. Okay, sa mga tao na naghihintay sa atin, sa mga tao na naghihintay na marinig ang katotohanan. So kailangan natin ng pag-aralan ito para ito ay maging effective ang pag-deliver natin ng mensahe. So alam mo namin na kayo ay mga new Muslim. Alhamdulillah, recently yumakap kayo sa Islam. Okay? At nararamdaman ko din ang nararamdaman nyo. Okay? Dahil ako ay dumaan din ako dyan, dahil ako ay balik Islam rin, dati din akong Kristiyano. Okay? Dati din ako na dinawahan. Okay? Mayroon din sa akin nag-share about Islam. At alhamdulillah, dahil sa hidayah, guidance ng Allah subhanahu wa ta'ala na ibinigay sa akin, alhamdulillah ako ay naging isa na akong mananampalataya, isang Muslim na katulad sa inyo, na kayo rin ay ginaid ng Allah. Alhamdulillah, pasalamatan natin ng nag-iisang Diyos na si Allah. So, alhamdulillah, isa itong reason bakit nandito tayo ngayon, nag-aaral tayo, dahil ito ay bilang papasalamat natin sa nag-iisang Diyos. Dahil every time kailangan natin pasalamatan ng Diyos. Dahil the moment na tayo ay ginaid tayo ng Diyos, subhanallah, ilang million ang tao dito sa mundo, ilang billion ang tao dito sa mundo, pero ilan lang ang pinipili ng Allah. Ilan lang tayo na pinipili ng Allah na para maging guided slave niya. Ilan lang tayo na tao na binuksan ang puso't isipan natin na maunawaan natin ang kaisahan niya. Ilan lang tayo na binigyan tayo ng wisdom ng Diyos na maunawaan natin ang pagkakaiba ng creator at saka creation. At then ilan lang tayo na pinipili ng Diyos na maging continue ngayon nang nakapasok na tayo sa Islam. At then ngayon, pag-aaralan natin kung paano natin ikumbi ang mensahe. Dahil kukutyain tayo ng mga tao eh. Unang magkwe-question sa atin ang ating mga magulang. Ang ating mga magulang, sasabihin nila, bakit ka nag-Muslim? O ang mga kaibigan natin, oh bakit ka nag-Muslim? Paano yan? Hindi ka na makaka-join sa akin sa bar. Hindi ka na makakapag-mini-mini sa amin. E paano yan? Nagbabalot ka na. Hindi ka na pwedeng gumala sa amin sa kung saan kami pwedeng magala sa diskuhan. Bakit ka nag-Muslim? Madaming magsasabi niyan. Madaming magkukutya sa katrabaho mo. Sasabi ko, bakit mo kailangan magbalot? Eh, kailangan dito. Eh, ikaw, salesman, kailangan sexy ka. Kailangan nakakita ang hubog ng katawan. Diba? Sasabihin nila, bakit mo kailangan magbalot? So, hindi mo na kailangan mag-Muslim. So, diba? Dahil sila ay hindi nila alam ang katotohanan. Pero kung tayo, mayroon tayong hawak na knowledge, mayroon tayong hawak na kaalaman, maipaparating natin to sa kanila. Bakit? Sa kanilang pangungutya, yan ang maging way. Yan ang magiging way na sila ay i-guide sila ng Allah. Baka maunawaan nila. Pero kung wala kang kaalaman, kung kukutyain ka, magagalit ka agad. At tapos ang iba, sasabihin nila, oh sige, babalik na lang ako sa Christian. Ah, wala naman si Brother Imran eh. Wala naman si Sister Mariam. Kaya sige, punta tayo. Balik punta tayo sa ano kasi walang naman mga Muslim. Pag nandun tayo sa mga Kristiyano, okay, sama tayo sa Christian. Pag nandito tayo sa Muslim, sama tayo sa mga Muslim. Yan ay tinatawag na dual face. Kung Arabic, yung tinatawag na munafikun, mga munafik, ibig sabihin they are pretender. Yan ang delikado. Mas delikado yan sa mga hindi mananampalataya. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, sila ay nasa pinakailalim ng impyerno, ang mga tao na dual face. Kaya iwasan natin ang mga ganong klaseng character. Okay? I-purify natin always ang intention natin na yumakap tayo sa Islam dahil pure ito. Yan ang tinatawag na willing submission. Dapat maunawaan natin ang ibig sabihin ng Islam. Maunawaan natin ang ibig sabihin ng pagiging Muslim. Bakit ka nag-Muslim? Bakit Islam? Anong ibig sabihin ng Islam?
Siguro kayo, nag-aral na kayo kay Sister Amina, kay Sister Barbara, kay Sister Janet, kay Sister Gigi, kay Sister Marjorie, yung mga answer teachers natin, or kay Brother Jafar, or kay Sister Wafa, kay Sister Amal, kay Sister Iman, kung sino yung mga educator. Okay? Kayo ay nakapag-aral na. So, ibig sabihin, alam nyo na ang ibig sabihin ng Islam. Alam nyo na ang ibig sabihin na kayo ay ganap na kayo isang Muslim. Ngayon, ano ang responsibilidad as being a Muslim? Nandun na kayo, nakapasok na tayo in a fold of Islam. Alhamdulillah, ito ay blessings from Allah subhanahu wa ta'ala. So ngayon, ano ang kailangan natin? Ginaid ka ng Allah. Pinili ka ng Allah from your community, from your family. Pinili ka ng Allah na para i-guide ka. So anong gagawin mo para sa Kanya? Pasalamatan natin ang Diyos. Pasalamatan natin ang nag-iisang Diyos na si Allah. Kaya kailangan natin ito i-convey natin sa iba. Iparating natin sa iba, lalo na sa mga kamag-anak natin. Pero paano kung hindi ka nag-aral nito, kung hindi ka nag-aral kung paano ang proper na pag-convey, magagalit lang ang mga tao sa iyo dahil gagamit ka, sasabihin nila, nag-Muslim ka. Sasabihin mo, pakialam mo. Desisyon ko to. Isasabihin ng mga naisang tao, wala pala kong alam eh. Muslim-Musliman lang to. Dahil nag-asawa lang to ng Arabo, nag-Muslim. May asawa lang siya na, mayroon lang siya kaibigan na Muslim, nag-Muslim. May ano lang siya na kaibigan, nandito lang siya sa Bahrain, nag-Muslim. Believe me, pag bumalik yan sa Pilipinas, balik yan sa Kristiyano, ididil yan ng mga tao. Yan ang dapat natin iwasan. Sabihin mo hindi. Kaya sabi ko, kailangan natin mag-aral. Pag-aralan natin ang Islam. Pag-aralan natin ang husto. Pag-aralan natin ang religion. Ito ang beautiful religion. Imagine, ikaw na pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala is a blessing, is a gift. At tapos, babaliwalain mo lang ito. Sayang ito sa kabilang buhay. Sasabihin mo sa kabilang buhay, sayang, sana nag-aral ako. Sana naniwala ako kay Brother Imran. Sana naniwala ako kay Sister Mariam. Dahil kung napag-aralan ko yun, alam mo ang reward sa kabilang buhay, hindi natin ma-imagine. Bakit ako? Alam mo sa totoo lang, ako by profession engineer ako. Industrial engineering ang natapos ko. Pero, nang dinala ako ng Allah subhanahu wa ta'ala, ginaid ako sa Islam. At alhamdulillah, ito na ang naging profession ko. Ang pagiging isang Islamic educator. Ang pagiging isang da'i. Hindi ako nag-aral about, sa katulad ng iba na nag-aral sa university about Islam. May mga ganun. Madami mga procedure para maging da'i. No, ako wala. Katulad lang ako sa inyo. Nag-embrace lang ako ng Islam. Then nag-aral lang ako. And then after that, takinig-kinig lang ako. Wala nga ganitong training eh. Hindi nga katulad ngayon, may training na eh. Ako nung dati, wala akong training. Basta nakikinig lang ako. Nakikinig lang ako kay Brother Muhammad lang kung saan siya ang nagdawa sa akin. Nakikinig lang ako. Sa pakikinig ko, natuto ako. At eh, sabi ko, ang knowledge na nakuha ko, kailangan ko gawin kong systematic. I-organize ko itong knowledge na to. Hanggat nag-aral na ako sa YouTube kung ano ang tamang pag-deliver ng mensahe. At alhamdulillah ngayon, tingnan mo ngayon, kayo ang mga bunga. Kayo ang mga bunga. Nuyakap nyo ang Islam, alhamdulillah. Ako ang nadawahan kayo. Nadawahan ko, nadawahan ni Mariam, nadawahan ni Sister Aisha, nadawahan kung sino yung mga nagdawa sa inyo. Alhamdulillah, dahil ito ay galing kay Allah subhanahu wa ta'ala. Always think that ang knowledge na ibinigay sa atin, hindi galing sa atin, kundi galing kay Allah. Sabihin mo, magaling ka magturo, magaling ka magdawa, magaling ka mag, magaling ka mag paliwanag. Hindi ito dahil sa kagalingan mo, dahil ito ay wisdom na galing kay Allah. Binigyan ka ng wisdom ng Allah. At then, alam mo ba, sister, kung nag-a-apply tayo ng trabaho, di ba? Nagsasubmit ng CV. Ang isang kumpanya, pag sinabi na isang kumpanya, mag-hire ako ng isang empleyado at ipopost sa social media, nag-hiring.
At tapos, ilan ang applicant? Ilan ang mga applicant na magsasubmit? Marami. Siguro, aabot ng mga siguro 100 na CV sa isang position lang. 100 na CV ang isasubmit na marireceive mo na CV. At sa 100 na CV na yan, isosort out yan ng manager, yung ano, taga HR. At then sasabihin nyo, oh, may 50 na pili. Itong 50 na to, tatawagan ang mga applicant for interview. And then after that, exam. So makukuha yung kalahati, 25. And then after that, another interview, second interview, sa 20 na yun, at magiging 10 na lang. So ang 10 na to, another exam and interview, at magiging 5 na lang. And then after that, may final interview, hanggang maging 1 na lang. At then, ang 1 na to, ito ang pinaka the best na i-hire, ilalagay sa position. Sinong pumili? Ang kumpanya. Dahil alam nila na ito ay makakatulong sa kanilang kumpanya. Ngayon, bakit ko binigay ito na halimbawa sa inyo? Ngayon, ang pagiging dai, sa tingin mo ba, ang pagiging dai, ako, nag-submit ba ako ng CV sa Discover Islam? Wala, di ba? Kayo ang magiging dai in future, hiningan ko ba kayo ng CV? Hindi. Hindi kayo hiningan ng CV. Ngayon, sino ang nag-a-appoint sa inyo? Sino ang nagbigay sa inyo? Sino ang pipili sa inyo? Ang pipili para maging dai, para sila ang magiging representative na sila ay magpapaliwanag ng salita ng Diyos sa mga tao na naghihintay sa atin, sa mga tao na hindi nakakarinig sa katotohanan. Sino ang pipili? Si Allah. Si Allah ang pipili. Kaya tayo ay pinili ng Allah. Ako ay pinili ng Allah. Alhamdulillah. At din kayo ngayon, kaya nandito kayo in front of me. Nandito kayo ngayon dahil kayo ay pinili ng Allah. Dahil kung hindi kayo pinili ng Allah, kaliwali. Kaliwali yan, Brother Imran. Kaliwali yan. Huwag tayo mag-attend ng klase na yan. Tama na ang pinag-aralan natin ng Islam kay kina Sister Amina o Barbara. Tama na yon. Huwag na tayo mag-aral pa kay Brother Imran. Ano lang yan? Distorbo lang yan sa trabaho natin. Yun ang sasaanohin nila. Sasabihin nila, ano lang yan? Hindi yan importante. Ang mga tao na nagsasabi nun, hindi sila pinili ng Allah. Pero kayo, binigyan nyo ng pagkakataon. Binigyan nyo ng pansin nito. Dahil kayo ay pinili ng Allah. Ito na naman to, itong 20 na to, ngayon 20, sa schedule na to, 20, pipiliin ito ng Allah pa. Kasi mayroon tayo, okay, katulad ng company, pipili ng 100, then 50. So ngayon, madami kayo. Tingnan natin sa graduation, ilan lang ang gagraduate nito. Tingnan natin ilan lang ang magkukontinue nito. After kalahati, misugo after 1 month, ngayon, believe me, ngayon, 20, ang participants ngayon, 20. 20 tayo. Sa susunod, tingnan natin kung maging 20 ito. Pababa na pababa na pababa. Hanggang matapos ang syllabus na to, ilan lang ang mag-graduate? Ilan lang ang makaka-receive ng certificate? Tingnan natin. Pero hindi ko sinasabi na dinidiscourage ko kayo. No. Minomotivate kayo na continue. Prove to me na hindi ito mababawasan. Prove to me na ito ay itong class na to magiging strong class. In future, may plano ang Allah sa inyo. Mayroong kayong kakalagayan. Mayroong kayong designation na ibibigay ng Allah sa inyo. Kung ano ito, hindi ko alam. Si Allah lang nakakaalam. Allah ho alam. Kailangan lang na kayo, i-purify nyo ang intention nyo. Ano ba ang ibig sabihin ng e-class? Kung nag-aaral kayo kay Sister Amina, anong ibig sabihin ng e-class? Okay, pwede nyo i-unmute para masumagot. Anong ibig sabihin ng e-class? Sinong sasagot? E-class. Anong e-class? Kung nag-aral kayo kay Sister Amina, kung nag-aral kayo sa Islamic, alam nyo ang word na e-class. Anong ibig sabihin ng e-class? Sinong sasagot? Pa? Sino pa? Sinong sasagot? Si Sister Mariam? Katrina. Saan si Katrina? Okay, si Katrina.
Okay, good, good try. Good. Isa na yon parang ando. Pero mayroon pang isang definition ng iklas. Anong iklas? Okay, Sister Mariam. Mariam. Mariam Magaso. Ha? Iklas mula sa puso. Iklas. Yes, mayroong isang word na yun na yon, mula sa puso. Ano, mayroong word na yan. Yon, yon, yon. Sinong sumagot ng sincerity? Yon, Mary Joy. Okay. Yes, sincerity. Mainit yan. Saglit pa. Saglit pa nga. Kasi mainit. Mainit. Yan o. AC. Okay. Yes, sincerity. So, yan ang ibig sabihin ng iklas. Sincerity, the purity of your intention. Okay, balik na tayo sa unmute ha. I-unmute nyo. I-unmute nyo ha. Pagtapos na kayong sumagot, i-unmute nyo. Okay? Okay. Si unmute ko ha. Okay, para malinaw. Okay? So ngayon, ang ibig sabihin ng eklas, sincerity. So isulat nyo ha, huwag nyong kakalimutan. Importante ang word na yon. Eklas, di ba sa Quran, mayroong title na sa Quran ay Surah Eklas, the chapter of sincerity. Na ibig sabihin, ang sinseridad ng pagsamba mo sa kaisahan ng Diyos, gaya sa sinabi ni Sister Katrina kanina. Okay? Lahat ng ginagawa natin dito dapat mayroon tayong tinatawag na eklas. I-K-L-A-S. Eklas. Sincerity. The purity of your intention. Okay? Kailangan lahat ng ginagawa natin mayroon tayong tinatawag na eklas. Ito, nandito tayo ngayon. Nag-aaral tayo. Kailangan mayroon tayong tinatawag na eklas. Hindi tayo nandito para lang magpa-picture. Hindi lang tayo dito para lang makita ko kayo. Sasabihin, nag-aaral ako para makita ko, nag-aaral ko. No. Gagawin natin ito for the sake of Allah. Para kay Allah ang gagawin natin ito. Kailangan mayroon tayong iklas. Mag-aaral tayo ng Islam, mag-aaral tayo ng dawa para kay Allah. Para magkamayroon tayong knowledge, para marunong tayo kung paano natin ikukumbi ang mensahe sa mga tao. Paano natin i-defend ang sarili natin na we are a Muslim now. Pagkukutiyain tayo ng mga tao, alam natin kung paano sagutin. Nang tama na hindi sila nasasaktan. Na sila mismo ang susunod sa atin, hindi tayo ang susunod sa kanila. Tama? Okay. Now, so alhamdulillah ngayon, nag-aaral tayo. So ngayon, ano ang purpose ng pag-aaral nito? Any idea kung anong pag-aaralan natin ngayon? Sinong pwede sa us? Anong pag-aaralan natin ngayon? Any idea? Sister? Sagot? Paano po i-introduce ang Islam sa mga gustong matuto or may tanong? Yes. In short, ano? In Arabic, anong ibig sabihin nun? Ako po. Ano? Yeah. Ha? Okay. Okay, encouragement. Arabic. Mayroong ibig sabihin, may word na Arabic ang ibig sabihin ng pag-deliver, ha? Dawa. Dawa. Good. Okay? So ngayon, sino yung sumagot nun? Si sisters? Okay. Mamaya, inshallah, ayaan ko yung mga sumasagot, inshallah, para mayroong prize in future. Okay? So kailangan, alam nyo. So ngayon, anong ibig sabihin ng dawa? Ano ba ang ibig sabihin ng dawa? Bakit ito? Yes. Ano? Oh, sige, Mary Joy. Okay, to encourage the mission. Another meaning ng dawa. Sino pa? Ako, Aisha. Aisha, saan? Saan siya, Aisha? Aisha Valdez. Pardon? Invitation to Islam. Okay. By the way, sister, pag mamatay itong kasi 10 minutes na lang, katapos uulitin ko yung link, isi-send ko ulit, katapos i-open nyo ulit, ha? Kasi namamatay ito every 1 hour, namamatay siya. Okay? Okay. So ngayon, so dawa, sinabi ni Sister Aisha Valdez, invitation. Sinabi ni Sister... Ha, okay.
Rehana. Preaching regarding the Islam. Okay, preaching. Okay, sinabi ni Sister Rehana preaching. Okay? Sino pa? Ano pa? Ha? Sino pangalan? Sabihin mo yung pangalan. Okay, sinabi ni Florenda. Ano sinabi ni Florenda? Okay, to convey the, ano no? Sabi mo? To spread Allah words. Sinabi ni Sister Maricel Austria, ano yon? Preaching for a new Muslim the word of Allah. Okay, preaching the new Muslim the word of Allah. Okay, sino pang may idea? Sino pa? Sino pang may idea about dawa? Anong ibig sabihin ng dawa? Pharos, Pharos. Si Pharos. Ano yung Pharos, ano yung ano mo? Ano yung passport name mo? Pharos. Oloroso. Maria. Maria Oloroso. Ito. Okay. Ano-anong ibig sabihin ng dawa para sa'yo? For me, dawa is sharing the knowledge about Islam, about Islam and the Muslim. Yes. Sharing knowledge. For me, brother. Yes. Sino? Okay. Paternal. Fee paternal. Ano po? Benefit for our soul. Okay. Benefit for our soul. Sino po? Sino? Pangalan? Ako. Christina Baon. Christina Baon. Yes, go ahead. I think dawa, when I make dawa with you, it I hope made. Okay. Of Allah in my life. Okay, so acceptance of acceptance. Sinabi niya, acceptance proclamation. Proclamation. Okay, acceptance and proclamation being Islam. Okay. Maricel Austria again, learn and learn the religion. Learn the religion. Okay. Okay, sino pa? Sasagot. Pangalan, pangalan. Aisha Valdez. Aisha Valdez. Ano, ano, ano? To summon someone or to invite someone to the relationship. Okay, to invite someone. Okay, invite someone. Okay. Now. Okay, so, i-mute na ha, i-mute na lahat. Okay. So, i-mute. Oh, sino? Sige, sino pang gusto sumagot? Sige, go ahead. Ako. Pangalan. Ako. Sino? Ah, Khadija? Sabihin niyo yung pangalan niyo. Okay, Khadija. Si Florenda. Oh, ano, Khadija? Anong sabi mo? To share the good news to each other. To share the good news to each other. Yes, about Allah. Allahu Akbar. Sige, okay. Yosef, sino pa? Sofia. Pag sumagot kayo, sabihin ng pangalan. Sofia. Isa-isa lang. Sofia. Okay, hindi pa to si Sofia. Give chance to others. Katrina po, Katrina. Sagit lang. Sophia muna. Sino yun? Katrina. Okay, invite the way of your Lord, the beautiful preaching. Ah, sige. Excellent. So, Christina Baon, invitation. Okay, sino pa? Sophia. Okay, Sophia, go ahead. Wala ka pa, Sophia, sagot. Hindi, wala pa. Ani. Ah, Ani. Okay, si Ani. Meron na ako si Ani. Convey the message to the non-Muslim. Okay, good. Sino pa? Sophia. Si Yolanda, wala pa. Saglit lang, si Sophia muna. Kanina pa to. Meron na si Sophia dito. Wala pa. Amin. Sophia. Ha? Oh, Belinda, sabihin mo, ano sa'yo? Okay, to invite to Islam, to the people, okay. Invite, invitation. Okay. Okay, lahat nakasagot na? 1, 2, wala pa si Mary Joy. Si Mary Joy! Hindi pa sumagot si Mary Joy. To convey, Mary Joy, to convey the message. Convey the message. Yolanda.
Yolanda. Si Zendy siya kasi abet. Ito na lang. Zendy. Okay. Eh, sino yung sumagot? Si Zendy na lang. Yolanda siya kasi abet. Ah, sige. Like you are inviting someone. Okay, inviting. Okay. Okay, now. So, Yolanda. So, set. Yolanda. Yolanda muna. Tapos sila. Okay, good. Okay. Okay, sino? Sabihin yung pangalan. Isa-isa lang muna. Ito lang tatlo. Zendy po. Zendy. Zendy Joy. Okay, to convey or ipasa po yung knowledge na natutunan natin. Ipasa, convey the message. Okay, convey the knowledge. A beer. Zed, ano, what is dawa for you? Saglit lang ha. Kasi may estudyante ako dito, mayroon ako dito. Ano yung ibig sabihin ng dawa? Okay, dawa, to invite, to convey. Oh, invite and convey. Convey and invite. Okay, so lahat nakasagot na kayo, alhamdulillah. Si Abir wala pa. Si Abir daw. At saka si Yolanda. Sino sa asan si Abir? Katrina, mayroon na sagot lahat kayo. Di ko na lang, si Yolanda saka si Abir. Yolanda. Abir. Okay. Yolanda and Abir, wala pa. Si Judith, si Jamila. Okay, okay. So tapos na ha, tapos na. I-mute ko na kayo lahat ha. Okay, mute na lahat. Okay. Now, so alhamdulillah, jazakallah khair sa mga sagot nyo. Lahat ng mga sagot nyo ay tama. Walang mali. Okay? Walang mali sa mga sagot nyo. Puro tama. Excellent. But, okay, may isa tayo na dapat definition ng dawa na dapat natin maunawaan. Lahat yon ay tama, pero dapat maunawaan natin, may, ang dawa, ang ibig sabihin na dawa is an Arabic word. Kasi ang word na dawa, hindi to English. Kailangan palagi nyo sasabihin is an Arabic word. Para maging kompleto ang definition, kailangan sasabihin nyo in an Arabic word of what? Hindi nyo, kasi nga ang dawa, hindi mo pwedeng i-define mo in English or Tagalog. Kailangan sasabihin mo, dawa is an Arabic word of invitation. It's an Arabic word of to convey the message. It's an Arabic word of what? But lahat ng mga sinagot nyo, kailangan dudugtungan nyo is an Arabic word. Dahil ang word na dawa, hindi siya English. There is no such a definition. May mga terminologies na Arabic na hindi natin pwedeng i-equate to English. Kaya ang word na Allah, Allah is not equal to God. Dawa, it's not equal to convey. Kailangan lang natin na is a nearest meaning, dawa is an Arabic word, the nearest meaning is invitation. Ngayon, convey and invite. So, ang pinakatamang definition talaga, dawa is an Arabic word of to convey and invite. Okay? Ano ang ibig sabihin? Ano ang iko-convey mo? Iko-convey mo ang word of God. Ang kaisahan ng nag-iisang Diyos na si Allah at si Prophet Muhammad, peace be upon him. Ang La ilaha illallah, Muhammadan Rasulullah. Yan ang kailangan natin i-convey sa mga tao. At then after that, nang na-i-convey na ito, imbitahin sila. So yan ang definition ng dawa. Convey and invite is an Arabic word of to convey the message and to invite them para sila makapasok sa in a fold of Islam. Mapapatay na to. 1 minute na lang. 30 seconds na lang mamamatay to. Isesend ko ulit ang link. Okay, open nyo ulit, ha? Another 1 hour. So, 1 hour. So, tapos na tayo sa 1 hour. So, another 1 hour. Okay, mamamatay na to. So, part 2 ng lecture natin. Okay? I-open nyo ulit, ha? Sisters? Okay. Okay, ha? So, 5 minutes break. Magbe-break tayo 5 minutes at then magsasend ako ng link. Okay? Okay, mamatay siya.